Miss Manila, how are you doing? Girl, I'm excited. Excited na ako na kinakabahan. Super mixed emotions kasi ngayon pala nagsisink in sa amin lahat na nag-start na talaga yung Miss Universe Philippines. Manila. Everyone. Oh, pwede mag-Tagalog kung gusto mo mag-Tagalog. Pwede yes. Mag-English. Pwede mag-Taglish. Okay. Dito ka sa mic. So, 30 seconds lang. Wait. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay. Game. Yung totoo. Game na? Game na? Game ka na ba? Asan ka hininga? Sa pag-akyat? Sa pag-akyat? Tsaka ang lamig kasi. Actually, paulit-ulit. Feeling ko paulit-ulit kami na sinasabi na malamig. Ayun. Dapat binabahan yung game. Dapat nga binaban namin yung shawl. Yung una nagsabing malamig. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Natural na malamig, hindi yung aircon malamig. Oo. Pinapapatay ko yung aircon kanina, wala palang aircon. Sabi ko pakipatay yung aircon. So wala pala. Sige, ang dami kong chika. Oh, so tell us something about you. So I'm Alexandra. You can call me Alex. I'm 26. God, it's cold. I'm from Sampaloc, Manila actually. So, kaya super natural ko lang kasi basically ganito talaga kami sa Manila. Like super, hindi kami super nag-fake ng personality namin, kung paano kami mag-dress up. Kaya minsan, most of the time, lagi lang ako naka-pajamas. And then yesterday, I'm wearing a sweatshirt, not like this. And then super, mas comfortable ako without makeup. Thank you so much. Easy ka lang sa pag-time. Or nagugulat ako eh. Or may galit ka yata, sir. Gulat ako. Manila Tagalog to. So what is one beautiful word in your local, in your language, and what does it mean? I'm sorry, what one, is? One beautiful word in your language, and what does it mean? One beautiful word in my language. Well, Manila, usually Tagalog lang naman. So, yung makapag-isip, wait. Wait lang, pwedeng pakipause yung time. Anyway. Okay, for Manila, I would go for matatapang. Matatapang lahat ng Manilenyo, Manilenya, kahit babae matatapang, meron silang pinaglalaban. Especially, alam namin, tama yung pinaglalaban namin. Lagi kami nasa tama. Kasi, it's super nonsense naman kung Easy ka lang direct. Huwag ka magalit sa akin, direct. Ako lang to, direct. Question. What is that learning experience that you had as a child that made so much impact on you? So, growing up as a child, syempre naging daddy's girl ako, meron siyang future na gusto for me. And then, parang ako, wait lang ha, super chill na lang ako nang tayo. And then parang, ako syempre parang iniisip ko super limited ng resources ko. And then growing up, narealize ko na nagawa ko siya all by myself. So basically, I'm inspiring every dreamers out there kasi I was once a dreamer. Na parang ayokong isipin nila na merong hindrance or whatever. Eh, nakasmile na si Direk. Okay. Next question, what about in this pandemic? What is the greatest lesson that you learned? In this? During this pandemic. So during this pandemic, sobrang negative na kasi nang nangyayari eh. So I try to stay positive. Ayoko munang mag-isip na to social media, sobrang dami kasing fake news. Parang lahat na lang ng tao merong gustong sabihin na negative. Bakit kailangan lagi na lang negative yung kinakalat niya? Super negative na nangyayari. Let's just gotta chill. Ano, wala namang mawawala kung magpaka-positive tayo. It's super good nga eh, kasi you're making everyone around you super happy and chill as well. Yun. Wow. Hindi ako nag-time. If you win, how do you plan to help your community? Well, if I win, ngayon pa lang super happy ko na sa support na natatanggap ko sa community ko kasi God, it's so cold. Kasi usual sa place namin, hindi siya yung parang super social na level ng Manila. So parang ako, nakikita nila ako na beauty queen ka, but then super humble mo, nag-reach out ka to everyone, kaya mong makihalubilo na hindi ka maarte, hindi ka, oh my God, ano yan, ganyan. So super level lang. Thank you. You're welcome, Direk.
What color do you think symbolizes the phenomenal woman? Phenomenal woman for me, the color that would symbolize a phenomenal woman for me, I'm wearing pink right now, but for me, it would be color black. Kasi color black is super neutral lang, and it depends kung paano mo kayang dalhin yung black na super plain lang siya. How would you express yourself on what you wear, on how you dress up? So, ang work from home now, part na siya ng new norm, di ba? I'm actually working from home. Okay, so anong skills? Super saya ho. Anong mga skills ang kailangan sa work from home na part na ngayon ng future? So, for working from home, kailangan mong mag-adjust sa kung paano kayo magpapalitan ng messages, kung paano sasagutin yung specific questions mo. Kasi usually, meron kayong time. Parang ngayon, meron kami 30 seconds, kami meron kami like 2 minutes to answer. But then, ang tagal nung magbibigay sa'yo ng sagot. So, kailangan patience, may patience ka lang din. And hindi ka rin pwedeng laging mas marunong sa ibang tao kasi laging may mas matalino sa'yo. And kaya sila ning jump para tulungan ka. So, maging humble ka lang din sa kanila. Okay, if there is one place or spot in Manila, whether it's man-made or natural, that you would like to promote sa buong mundo, ano to? I'd go for sa Quiapo. Kasi doon kami kumakain lagi. Like, siguro bababa kami sa specific drop-off sa Quiapo. And then lahat ng madaanan namin na kainan, kinakainan namin, like meron burger, meron ding oriental, super dumb, and mga street food sa super sarap kayang kumain. And then you just gotta wear super nice, super comfy outfit, no makeup at all, and then super sarap lang, kakain ka lang. Hindi ka na ganyan. Ano? My God. Kapajama lang, slippers, ganon. May ano, di ba? May kampanya ngayon, hashtag love local. Mm. So ikaw, anong local product ang gusto mo i-promote and why? Local products, actually, ang pinapromote ko ngayon is yung mga local brands. Kasi ang mga, usually kasi pinapatronize na ng mga tao yung mga international brands eh. And ako, being connected sa mga hip-hops and sa streets, gusto kong i-promote yung local brands na, kasi usually ang tingin sa kanila parang super low class sila, ganyan. Kung ano man yung opinion ng iba. But then, if you go deeper with their thoughts, maiintindihan mo na meron din silang point. May point naman. Okay lang. Last na. Hala, oh my God. In 30 seconds, tell us, what is that one thing you think young people should focus on? So, for the youth for today, my message for them is to don't forget to always make to show the better version of yourselves. There would always be room for improvements, and madalas talaga makakatanggap tayo ng negative feedback sa ibang tao, and it's always up to us kung paano natin gagawing positive, ito turn into positive yung negative feedbacks. Thank you. Thank you. During this interview, you've got nothing to do but just to be yourself. Since super light lang naman ang nangyayari, hindi mo na siya kailangan gawin na pabigatan. So, kailangan mo lang mag-chill. You just gotta calm yourself.